여러분 안녕하세요. 마아용 하본 사탄한 karon. We are here in Davao City. So kasama po ng ating mga Korean class students with Sir Jean. Yay! And kasama ng akong sister Diri Kanacho. Ay bilang pasasalamat sa lahat po ng ating mga nakasama at tumulong sa ating Korean class, ay mamigay tayo ng pansit! Yay! Kasi yun ang pansit. So, dito marami po mga bata na kasama po namin sa kasama po namin dito sa labas. So, yung dala namin pagkain dito, bilang pasasalamat sa inyong lahat, ay gusto po namin kayong bigyan. Share, syempre, gusto namin i-share. So, kasama ng ating mga students, mamimigay po tayo ng pansit. Favorite pansit pampahaba ng buhay. So, let's go! Hi, Jelly! Can you say hi? Pastor, pwede po hindi bigla. Parang mga ganun po ako. Ansa ni, Jelly? Pagkain po, Pastor. Ha? Pagkain po. Pagkain? Anong pagkain? So, ayan. Ngayon, naghanda na po tayo ng pansit. Tignan po natin kung paano yung preparation natin. So, malapit na po tayong lumabas. Ayan. Ipapakita po natin kung paano po yung ating preparation. So, let's go. Uy, we have total of 100. 300. Na yung ibibigay natin ay total na 200 pansit. Ayan. Mabuhay kayo hanggang 200 years. Ayan, pampahaba ng buhay at ng presensya. Ayan, hi! Presensya. Hi! Medyo mixed emotion. Kasi first time ko lang gawin ito. Actually, matagal ko na siyang gustong gawin. Pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Kaya this time, sinama ko na rin ang kapatid ko na si Hannah at syempre si Jean na aking kababata. At mga iba pa nating mga kasama sa ating Korean class. Alam niyo ba, ang saya makita ng mga bata na kahit sa maliit na bagay ay nagpapasalamat at natutuwa sila. Kaya naman syempre, mas natutuwa at nagagalak akong maging isa sa dahilan na pwede ko silang mabigyan ng ngiti ang kanilang mga mukha. Kaya naman mga ching, kung kayo man po ay mabigyan ng pagkakataon, ay nako, grab the chance and be the reason for others. Ayan, dami natin nabigyan ng mga bata. So, this time, dahil nabigyan natin yung mga bata, punta naman natin yung mga tao na mas nangangailangan or mga tao na mas kailangan nating pasalamatan at bigyan ng pansin. Kasi narinig ko po ay meron pong mga
blind person dito. Yung lugar na pinuntahan po namin, medyo malapit na po siya sa mga squatter area. Bandang liblib na po siya. Ako di I feel here, huwag na nari si Pastor Joshua, Pastor Jean, and si Ma'am Anna. Hingan min sa Korean class with Joshua Choma community and also sa... Actually, matagal na namin silang gustong puntahan dito. Alam niyo ba, parang nararamdaman ko na natutuwa sila at nagagalak kasi naalala namin sila at... Papa niya ang blind. Nag-iikot kami para magbigay po kami ng pansit dito po sa lugar po ninyo. So, iabot po namin sana. Dalawa pa sila? Hindi, apat sila po. Apat sila. Anak niya. Isa po yung iba dito? Diyan na po. Dito po. Dito po. Bigyan mo natin sila ate kuya. Dito po. Tingnan niyo itong mga bata, kahit saan kami po pupunta, sumusunod sila. Ang cute na mga kulit. Masalam po namin magpasalamat sa inyo po dahil meron din po kami natanggap na biyaya. Gusto rin po namin i-share po sa inyo yung blessing po natanggap namin. At ito po, pansit po. Merihan na po natin. Nakakapagod at mainit man, pero grabe, super duper worth it. Ito po sa kabilang simbahan sa Good Upat News Church. Abot lang po namin yung pansit para po sa inyo. Merienda po. Thank you kay ate na nag-guide po sa amin para mapuntahan yung mga bawat bahay ng mga blind person dito. Thank you so much! Davao Church, dito po sa kabilang kanto lang, sa Avocado Street. At tayo po ay nakapagbigay ng 350 pieces ng mga pansit. Alam ko naman na hindi po siya ganun kalaking bagay. Pero dahil yun lang yung kaya namin at yun lang yung meron kami. Pero actually, it doesn't matter whether you do big or small thing. What really matter most is you can be someone who gives happiness and joy for the others. You can bring hope. You can inspire others. And that is why we do Korean class for free. Baka meron dyan na hindi pa alam na nagtuturo po ako ng libre. Kung meron man po sa inyo na interesado or gusto pong matuto ng Korean for free, you are welcome. And pwede nyo pong imbitahin yung mga kaibigan, yung mga kasama po ninyo na gusto pong matuto ng Korean. At alam ko naman na sa bawat ginagawa po nating mga bagay, hindi po natin talaga maiwasan na meron po tayong mga stress, pressure, mga maliliit na mga bagay na experience po natin na we feel burdened, nabibigatan tayo, nahihirapan tayo. Pero it's okay kasi alam namin at alam natin na it's worth it. Kaya naman lagi kong sinasabi sa ating mga kasama, living for the others is the life worth living. Kaya mga chinggu, lahat po tayo, sabay-sabay po tayong maging inspirasyon, maging pag-asa, at syempre higit sa lahat, maging kasiyahan, kagalakan ng ibang tao. Tayo yung mga tao na pwedeng makapagbigay ng saya sa kanilang mga puso, kahit sa mga maliliit na bagay na ginagawa po natin. And let's appreciate even the small things that surrounds us. Kasi alam ninyo, pagka alam po nating ma-appreciate yung mga maliliit na bagay, grabe, mas lalo po nilang papahalagan. Kaya ako po, basta mabigyan po ako ng oras at pagkakataon, gusto ko po talagang i-grab yung chance. Every time I teach Korean, every time I help Filipinos, yung mga kababayan po natin, whether in Korea or in the Philippines, alam po ninyo, hindi ko po talaga siya minimiss or hindi ko siya talagang parang pinapabayaan. Kaya sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan, let's hold our hand together and be the inspiration of the others. Pating!